Hello, hello, hello! This is your Thai-Finnish, pero Pusong Pinay! Truly, indeed, it's true that the more you give, the more blessings will come back to you. Tara, mag-dumpster na tayo. Good afternoon everyone, dito sa taas ng aking pentrada ngayon kasi tingnan nyo ang aming bahay. Eto kay Kuya, ready na. Ang init-init. As in, sobra, pawis na pawis. Nandun sa baba sila Robert. Eto, naawa ako dun sa mga chocolates na meron kami natira kasi lusaw po talaga siya. Kahit nandyan siya, hindi namin siya inilagas. Lusaw na lusaw yung mga chocolates. Bumilagin na natin mga ano. Eto, eto. Oo, mag-iinis-inis na kami. Kailangan na namin inisin. Ayan yung aming nabili sa old homes kanina. Ayan, medyo nagmumukhang bahay na rin kahit papano. Kahit medyo sobrang kalat. Iano lang naman. Inipit ko lang lahat itong ating mga kagamitan dito. Tingnan nyo naman po. Ang dami pang kailangan ayusin. Pero mura lang, cars. Patatapos din to. Hinubaran ko na mga besh. Hindi ko kinaya. Grabe, nagbra na lang ako. Pero syempre, hindi na ako nakabra ngayon. Sinuot ko na ulit. Medyo nakaluwag-luwag na kami. Medyo okay-okay na. Umayos-ayos nga ang aming ano dito, sitwasyon. Ayan. Diba? Konting ano lang. Konting push lang to mga besh. Medyo umayos-ayos na to. Pwede na kaysa wala, diba? Marami na tayong ano dito, magagawa dito. So, ready na kami. Magpapahinga muna kami. Kasi today, finally, susunduin namin yung aming binata sa airport. And then, we'd like to send out condolences sa kanya, sa anak ko mismo, sa family niya, dahil pumanaw po yung kanyang lolo nung Sunday. It's the reason why wala po siya dito. Hindi po ako selfish na pagkatao. Pumanaw ngayon is kahapon lang po. Kahapon lang po na umaga pumanaw ang lolo niya. Isang linggo din po siyang na sa ospital, and then isang linggo na binabantayan ng anak ko. Lagi kong kausap ang anak ko tuwing nasa ospital siya dahil inatake sa puso yung lolo niya. And yun, pinapili ko yung anak ko kasi sabi niya parang hindi sana siya pupunta dito. Nagtanong siya sa akin, Mama, okay lang ba na i-cancel yung flight niya? I-move na lang daw namin. Sabi ko, hindi namin maka-cancel yung flight niya. I mean, non-refundable yung flight niya. Pwede kong i-cancel, pero pag pupunta siya dito, kailangan namin mag-book ng panibagong ticket. And then, hindi naman nila alam kung kailan pa ililibing. Dahil birthday ng lolo niya sa 10, palalampasin daw muna. Tapos, meron din kamag-anak na darating, I think on the 15 or 16. Kaya wala pang date kung kailan ililibing. So, ang ticket ni Dudes is darating siya today. Babalik siya ng 25 of July sa Dumaguete. Kasi hindi ako uwi ng Dumaguete. Gawa nga ng kalilipat lang din namin dito sa bahay. So, first time naming mabuo. First time naming magkakasama sa iisang bubong as family na kami lang talagang apat. So, yun. Malulungkot ako para sa anak ko kasi alam ko very close siya sa lolo niya. Nung kausap ko siya nung wala ang lolo niya, humahag yung lolo, umiiyak siya. Pero binigay ko sa kanya yung desisyon. Sabi ko, ikaw ang mag-design. Kung gusto mong mag-stay para sa lolo mo, maiintindihan ko. And then yun din ang sabi ng lola niya sa kanya, ikaw ang mag-decide kasi hindi ka namin pwedeng panghimasukan sa desisyon mo. Alam namin na gusto mo rin makasama yung mama mo tsaka yung kapatid mo. So siya po ang pinag-desisyon, both ako at both ng family side ng lolo niya. And then he decided to come here na makasama kami. And I think they understand naman yung family kasi nga siya po talaga every day, every night siya ang nag-aalaga sa lolo niya. Nakikita ko tuwing nag-video call kami. Kaya condolences sa pagpanaw ng kanyang lolo, ang aking ex-father-in-law. And yun, maraming salamat sa paggabay kay Dudes. Dahil hindi din po dahil sa inyo, hindi rin po naging mabuti tao yung anak ko. Kasi napakabuti nung lolo at lola niya. Kasi wala po ako masabi sa kanila. Robert is here, si Ming. Dahil alam niya naman po yun. So, yun, tapusin muna namin yung aming mga ginagawa, and then pahinga lang po kami saglit, and susunduin namin si Dude sa airport. Tawagan natin si Kuya kung nasaan na, kasi alas 3 na ng hapon, alas 4 ang kanyang flight. Tingnan natin kung ano na ang ganap niya.
kanyang nanay, ngaragers na ngaragers po ako. Okay lang yan, besh. Natutulog kami alas 3, alas 4. Siyempre, ang oras namin ay nasa Finland pa. Pero eto, chill-chill na kami dahil nga excited na rin kami sunduin ang aming Junakis. Anak, we will pick up kuya soon, okay? Kanina pa yung nagtatanong bakit daw ang tagal ng kuya niya. Hindi niya kasi alam yung galing probinsya, lilipad pa eh. Kahit na sinasabi namin sa kanya, akala niya nandiyan lang sa kabilang kanto yung kuya niya. Hello anak, asa ka na? Airport. Naka-check-in ka na? Ah, very good. Charos. Ano sa'yo mong dala? Ha? Ano sa'yo mong dala na? Wala. Wala, may kuha. Wala, may bus. Ewa ka nagdalag si Nina, dahil ni mo. Magdala. Umigi, kuya is coming soon. Yay! Yay! O, sige na. Kuya! Ay, ma. Hmm. Kuya! Pag-abas naman ako niya, dali ko pagkaon ko ito sa'yo. Umuda, umuagi man tagpagkaon. Pagkaon di has airport. Sige na, love you, Amping. Love you, bye-bye. Bye-bye. Ayun na. So, narinig nyo yun, gutom daw siya. Ay, ang aking mga anak, laging gutom po yan talaga. Wala po rin, pinakaiba sila ni Miggy. Lagi po talaga gutom. Kaya, mamaya, bumili kami na ihawan pala kanina sa old home. Kaya, mag-iihaw-ihaw kami today. Nasaan na yung aming nabili na ihawan? Ayun, oh. Ayun, yung aming nabili na ihawan na maliit. So, may, ano kami, may ganap kami sila at Dobby. Sabi namin, dito na lang mamaya. Tapos, tingnan nyo yung ano, beshi feel. Ayan yung halaman. Hindi ko palang naaayos, besh, ha? Hindi pa ako umabot dito sa labas sa pag-aayos ng aking mga dapat ayusin, besh. Pero sooner or later, maayos din yun. Ayan, oh, ha? Ngayon talaga. Naribago ka ba? Hindi ka na ba sanay? Ngayon talaga doon minsan. Kaya nga, eh. Once again, good afternoon. Eto na, the moment burlog of truth. Burlogs ang aming Junana. Pamchi. Napagod o, dami siyang ginawa eh. Siya kaya nag-ano, siya nagkumpuni lahat. Siya nag-ayos lahat dito sa loob. Ayun, kaya pagod na pagod siya. Kakadot-dot. Miggy, let's go na anak. Let's go pick up kuya na. Excited to mag-pick up sa kanyang kuya eh. Nakatulog. Wawa niya mo. Wawa niya mo. Iwanan na lang to. Let's go na. Let's go to the airport. Pick up kuya now. You will swim with kuya later? Ha? Nawala. Tulog na tulog talaga. Tara na anak. Good morning. Good morning, princess. Ay. Good morning, Prince Miggy. Good morning. Good morning. Basang-basa ka na naman ng pawis. Kaliligo lang, kabibihis lang. Ayan na naman. Good morning to you. Let's go na. Let's go pick up kuya. Ano? Now? Oo nga eh, hindi ko alam mo. Kasi wala na rin tayong ano? Budget. Wala ng budget. Tara na. Tiisin na natin. Oo, isang buwan lang naman, sus. Ano ba naman yung magtiis tayo? Babalik na rin tayo sa lamig soon. Diba? Electric pan muna. Dali na, Dad. Ah, Gee, put that one, the sandals na. And bring your iPad. Dali. Here's your glasses. Ay, sus, basang-basa man to ng pawis. Dali. Have you ever been the face? Been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Hello once again, Manila. Ayan. Tinitingnan ko kasi yung mga matataas na building. Nung araw yun eh. Pangarap ng bawat mga probinsyano na katulad ko, makarating talaga ng Maynila. Tapos, nung una ako nakapunta dito, grabe, amazed na amazed ako. Kasi feeling ko nasa ibang bansa ako, lalo na yung pinuntahan namin sa may Makati. Kasi naalala ko na una namin pinuntahan is yung nag-ano ako ng passport ko, nag-asikaso ako ng passport ko. Back then, I was 18 years old, I think, nung mga panahon na yun. Grabe, amazed na amazed ako sa Maynila kasi parang ang tataas ng building, tapos ang daming establishments, yung ganun. Tapos makakakita ka ng train, makakakita ka ng maraming bus, maraming sasakyan, di ba, na-amaze ka. Yung pala ngayon, ayaw mo na kasi sobrang traffic pala yun.
Nung dati na away amaze ka, ngayon hindi mo na gusto. Dito tayo dan sa Skyway. So eto na kami, malapit na kami. Si dudes, kakaland lang niya, hindi pa naman daw sila nakakababa ng eroplano. So nagtataxi pa lang yung eroplano for embarkation. Kaya yun, excited ako na makita ko ulit yung anak ko. Dahil alam niyo yun, bilang isang nanay, yun lang naman ang kaligayahan natin eh. Makasama yung mga bata, na makita silang masaya, sila lalo na itong bulinggit, tulog pa, nakatulog ulit eh. Talagang pagod siya na ano, nang lalata sa sobrang init po talaga. Tapos kanina, naligo kami kaninang dalawa, talagang sabi niya, ang sarap dito mami, dito na lang ako sa loob ng ano, maligo na lang ako na maligo. I-remind daw siya ng ano dad, ng pump, kasi mag-swimming daw silang kuya niya, kasi yung nasa box na ano, portable na tawag nito, liguan, nung baby pa siya. So sana magkasya silang dalawa ng kuya niya. Medyo malaki naman yun, magkakasya naman siguro. Dito na kami sa airport arrival area. Tingnan namin kung nasaan banda ang Junanax ko. Handali. Dito ako pa. Magbye-bye ka dyan, boom. Dahan-dahan hanggang papunta doon. Tingnan ko kay hanggang makita ko si ano, si Do, si Miggy. Tulog kasi, tulog na tulog, pagod na pagod siya. Halik doon ako, bababa ako dito. Dahan ko lang yung aking anak, kisanakin ko dito. Dito tayo. Yan. First time to nag-travel mag-isa. Kasi nung last time nag-travel siya, may kasama man siya ng mga taga GMA. Tignan natin saan kaya siya banda. Eh, wala man yung dalang bagahe. Nakaano man lang yun. Naka-backpack man lang yung batang yun. Si Coco M, sinabihan na lang. Hindi ko pala doon na lang yung cellphone ko. Hindi na kailangan. Asa maning anakan ni Uy. Anakis, anakis. Ayun, dahan-dahan lang. Sabi ko kay Coco M, dahan-dahan lang siya. Hinay-hinay lang siya mag-ano. Usad. Tignan natin. Kaya suot mo na, naka-shirt at yun. Hindi po, oo. Saan na ang bata. Nandito yung lalabas. Meron po. Taxi ma'am. Tara. Saan yung anakan ni? Wala pa. Dito yung lalabas. Tain ko na lang dito. Ayan. Wala pa man. Inaalala ko si Robert. Baka masita yun ng ano. Masita yun ng gwardiya. Nandun lang sila sa una. Sana makalabas agad si kuya. Andali. Antayin natin dito. Kasi pagpapasok ako dun, pagpapasok dito na lang ako magantay. Dahan ko muna sila Robert kasi sabi ni kuya doon pala sa kabila lalabas ang Philippine Airlines eh. Sila hindi umuusad. Andali lang. Sakay na lang ako ulit sa sasakyan kasi doon kami sa unahan. Doon pa daw sa unahan. Oo. Andali. Go. Sakay na lang ako ulit. Doon daw sa kabila dahil sa unahan. Ayan, tara, tara. Ah, ayan na ba? Ako na yung aking anakis. Ayun, naglalakad. Handali lang. Ayun, ayun, ayun. Handali lang, dad. Eto, baba ako, dad. Hindi, madalian lang. Ito na, ito. Ayun. Ayun, aking Junana. Ayun, huuuy! Laki mo na naman! Dali na. Dali. Ito anak. Dali na. Open dad. Oh, dali na. Tapos Miggy doon. Dodge. Yan. Welcome. Wag yan. Madudukot yan. Miggy. Wake up. Kuya is there. Miggy. Ano anak kayo? Ano security? Miggy. Anak. Miggy. Tulog na tulog yan. Kuya, is there already? You did not talk to Kuya? Musa biyahe? Ma-turbulence? You did not hug Kuya? Kasi ma-ano, makalabas. Hi, Kuya. Tulog na tulog ka dyan. Andali. Anak, put this down, anak. Go near to Kuya. Go near to Kuya and then put the bag there on your side. Kasi he's very tired, Kuya, because he's waiting for you.
Every time. Now you wake up? You're happy now? What will you say to Kuya? Huh? What will you say? Welcome to the Philippines? Wala, nahiya, oy. Bagong gising mo ng aming anakis. Ano sabi ni Ate Dovi? Dadaan muna kami dito sa All Day dahil bibili kami ng pang-ihaw na isda. Dali anak. Tapon muna natin tong ating basura. Where is the basurahan? Nandoon anak. Dali, itapon ko muna to. Si Robert, ayun, nag-park lang si Robert. Anak, wait. I will just throw this one. Mag-uya. Nagkasundo na silang dalawa doon. Tapon muna itong basura. Ayun na yung asawa ko doon sa unahan. Ito tayo bibili. Grabe yung pink salmon. Oh, 1.6 yan. Ito oh, napakamahal. Bibili tayo ng ihaw. Ayun, merong tilapia. Tignan natin dito. Kung may maano kami na carne. Dito na kami kasi na-late na kasi kami. Kaya dito na lang kami kukuha ng pang-ihaw namin. Dali lang. Tignan natin dito kung nasaan ang mga pork section nila. Ah, dito yung pork. Hi! Ah, eto. Meron ito. Yes po. Kuha na kami ng liempo. Tapos ayan, ano? Pinupulot lang natin. Tapos 1.6. Yun yan eh. Kaya dito mo ma-appreciate talaga, no? As in, sobra. As in, kumuha kami ng tilapia din at bangus para i-ano namin. Ay, nililinis lang ni Kuya. Yun si Kuya. Nag-order ka na? Umu-order ng pagkain niya. Kaya nagugutom. Kasi gagawa ako ng pinakbit. Lalagyan ko nitong anong hipon. No? Ito din pong hipon, sir. Siguro, ito po. Isang lera. Itong buong to. Tapos na kami makapagbayad dun sa aming ginagrocery. Si Kuya, wala pa. Oh, tapos na Kuya? Ayun na, unsa na Kuya? Stofo. Patingin. Kuya, can I try? Mm-hmm. Spicy? Careful, it's a little bit spicy. Mm-hmm. Ito. Ang gano'n namin. Gano'n nandun na sa car. See, pinatong niya see, na yung mga. It's not disturbing me. It's not disturbing me. Doon na yung mga ano, pinamili namin, sinampay yung sasakyan. Parang ano, tayo ni Kuya yung pagkain niya. Doon naman si Mr. Ice Cream. Is it yummy? Huh? How is it good? Ayan. Uuwi na kami sa bahay, mag-grill kami. Welcome to our house. Ah, sa game mong bag? Akala ko yung bag. Ba't dyan nilagay yung pagkain mo? Si awa ka. Ba't tayo lumiko din dito? Kasi yung bag mo. Meron pa, Dad? Meron pa isa? Mm, pakikuha mo yung isa, anak. Susawa, bro. Dali daw. Dad, buti hindi nawala itong mga gamit natin. Iniwan lang natin dito sa ano, sa labas. Yan yung aming munting tahanan. Welcome to our home! Kuya! Welcome. To Kuya, this is Karyas Karindibia. Ali, anak. Wala na sarado ni Miggy. Sarado niya daw kasi hindi na sarado ng kapag niya. Ito yung ano mo, GoPro? You tell Kuya where is his room, okay? Yeah, Miggy. And my room. Yeah, yours and Kuya's room. You tell him where is your room. Tapos eto, meron palang ano, padala sa akin si Inday Dimple, ang aking kaibigan. Thank you so much. Walk through faith. I think, ano to, Rosarito. Ingat lang anak ha, kasi wala pa tayong ilaw. Ano pa tayo dito? Bahay-bahayan ba? Okay. Dito lang anak sa table, kaya magluluto si mama. Miggy will show you. Oh, you bring the bag na lang kuya. Show kuya. Sige nga. You show Kuya his room. Leave your slippers down, anak. Ay, sige na kayo. It's very, ano, dusty. Ayun si Kuya. But I don't think that there is light there. It's too dark. Saan na yung light, Dad? Ayun. Here is your room. Here is your room. Okay na. Paabot ng light, Dad. Ang atong light na, ano, improvise yung light. Nandyan, sinukso ko dyan sa pink. Ayun, aking Jusawa bells. Nandyan yun eh. Doon yung ano anak gamit mo. Eh, here's the light of Kuya. Improvise, di ba? See, it's very nice. Oh, Kuya, oh. Oh, chargeable ang light mo. That's your room. Did you welcome Kuya to his room? Your room.
Yeah, and that is all his presents. Yes. And that's clothes. That's Kuya's clothes? There. Yeah. Kuya's there. There. I know, si baby. Hayaan ko muna silang dalawa doon kay mag-i-chusan maya sila dalawa ni Kuya niya. Puno na naman, mapikon na naman. Bababa yung si Miggy mamaya kay napikon na yun. Lulukuhin na kayo niya. Ako ay magluluto na ako, naka-set up na to lahat. Yatang wala na kung natutunan, natutunan. At isang gabi, ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw, di na magkatabi. Mahirap pag-isipan, di na tayo magkikita. Maari bang maulit ang pagmamahal? Hindi ko na makaya at di na maitago ang mga tunay kong nararamdaman. Hindi na natin natagpuan ang magpagkailanman. Wala nga ba talagang walang hanggan. Hindi na natin natagpuan ang magpagkailanman. Wala ba talagang walang hanggan. Ingredients check muna tayo. Ayan ang aking pa, pinakbit. Ito na ang aking mga nahiwa na yung mga ingredients. Si Kuya, siya ay gagawa ng palaman doon sa isda naming ihawin. Si Robert naman, sinundo sila Ate Dovi, ang mami. Kasi hindi naman pwedeng iangkas sa motor ang mami. Kaya ayun, sinundo niya muna. Diyan lang naman, malapit lang kila Ate Dovi. Ako naman, ay, start ko yung lutuin yung aking pinakbit. Dito ko na lang siguro lutuin, no? Kay medyo, sandali. Tingnan ko dyan or dito. Magkasya ba din ni anak? Dili, no? Dako, lagi na. Dako, bani. Daghan, magunong gulay. Kasya? Sure ka, ha? Dito ko lulutuin. Diba? Tapos na ang aking pinakbit. Mabilisan lang to. Magic sarap lang ang katapat nitong ating iyan. Magic. Diba? May kasamang ano yan. Chorizo. All powered by Mr. Bean. Yung chorizo na yan. Hindi dito ay nabilo ang rap. May dala akong chorizo pero hindi lalo kay Mr. Bean. Okay, tingnan natin. Oh! Pangatlong lipat na yung ano, ah. Pangatlong lipat na, oh. Baka mamaya doon na tatawid na sa bakod yung anen. Doon yan sa unahan. Harap ng bahay, lumipat dito, ngayon, nandiyan na. Ha? Ito? Lagay mo sa kwarto, nak. Dito kay tito mo, after ng ano, doon lang muna, anak. Maghugas mo ito. Ah, maghuhugas daw siya ng plato. Bait naman ang anak ko. Dito na lang. Dito na lang, sama mo rin sa hotdog. Sanay na, oh. Basta magandang pulutan, no? Maghugas daw kasi siya ng plato, ikaw naman. Eh, dito, oh. Pwede mo rin ipatong dito. Ayun, po sa ilalim ng ano. Ito, nak, oh. Ito yung sabon natin. Ito, lagay ko dito. Basta yun, kaya maghugas daw siya ng plato. Dali lang. Hindi ko pa ito nabuksan, nak, eh. Ito, ano magbukas? Dali. Sa ano una, kay atong tanggalan ng ano ng isda, kay mga ngamoy isda ito. Ayan. Late na. Gutom na kayo? Ay, dagdagan ko yung kanin, boom, pala. Kunti lang yung kanin. Magsaing muna ako, baka maabutan. Additional na ako ng kanin namin. Ito yung chorizo na dala, kung mag-upilis na ito. Ayan. Ayusin ko na. Tapos, isa sa mga minis natin is that, iced tea. Wala ito doon sa amin ang iced tea. Lagyan ng kalamansi at maraming ice. Masarap sa malamig na panahon. What is it, Anna? Come, let's make iced tea. You pour it. Dili yung musikita glaro dyan. You pour it here like this. Careful, ha? For everything. Slowly, slowly be careful that you don't spill anything. Si Kuya doon is washing the dishes. See? Look at Kuya. He know how to wash the dishes. Okay, oh, look what you are doing before looking there. And then, put one more. I think two is enough. Oh, you did finish everything, okay? Put. Wait. Anak, put everything, anak. Kasi sayang. Ayan, si Kuya. Dito, anak, ilagay mo dito. Ako na mag-anahan. Thank you, Kuya.
Ay, naku, you spill! Sorry. I told you to be careful. Oh, throw this one. Lagyan natin ito ng madaming ice. Ayan, para... ito anak, gusto mo, lagyan mo ito ng ice doon. Doon yung ice sa planggana. Ang ating improvised fridge. Can I try? Dahil kuya mo ito ice first. Ah, sige, lugo ah. Oh, ito anak ko. You go to kuya, you try it there. Tanawa anak, if enough ba yung tamis niyan? So, i-set up ko muna ito aming gamesa dito para ano magkain na kami pag natapos sila. Ito na yung aming pagkain. Inihaw na bangos, tilapia, pinakbit. Ito pa, cheese hot dog, and Miggy Willie the prayer. Dali na, stand up na. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Yay! Let's eat! Ayan na yung pagkain namin. Dali na, anak. Kain na, anak. Everybody eat. Ano yan, anak? Nag-video ka, anak? Nag-video ka po dahil niya akong anak. Nag-vlog-vlog man din din siya. Tara, kain tayo. Good morning, update. Anong oras na? Mag-aalas stress na naman ng umaga. Kasi naka-Finland time pa kami ni Chukongkong. Ayan, sabi niya, hayaan mo ako na pagsilbihan si Dudes. At ipagluto ang anak mo. Tumahimik ka dyan. Nagluluto niya ng noodles. Strainer, handali. Asan na yun? Hinugasan yun ni Dudes. Siya ang noodles. Special daw yan yung luluto niya kay Dudes. Handali. Inano niya yun. Anak! Nakasa yung strainer na. Wala ko yung nakasa yung strainer. Di ba naghugas ka? Wala ko yung nakasa yung strainer. Yung nilagyan niya. Wala ko yung strainer na hugasan. Oo, hindi mo nahugasan pero may strainer tayo. Nandun ata. Daddy. Nasaan ba? Wala ko tayo gamit kung strainer dito, God. Naani, alam mo yung isda, kung saan mo nilagay yung isda, nandun yun. Kanina. Ito na. Kita ko na. Ito kay, sabi niya, luto ka daw niya ng special. Special na pansit canton. Ay, oo nga anak. Yan, sa'yo yan. Hawa ka mo. Mag-iyan. Doon ka. Huwag ka muna dyan. Itong dalawang. Ang isa mo, ikaw mag-awag na, no? Awan to. Ikaw niyan. Kasi first time kasi namin to na. Yan, kasama kaming apat dito sa ano, si Miggy, tulog na. Dali, ay, mainit man dali. Dali, gawin ko, tulungan ko muna to. Magpasiklam ka dyan, make sure mo, kakainin niya dyan ang binigluluto mo. Siyempre, baby boy yan, no? Oh, baby boy mo yan, oh. Sige nga. Ano yun, tag-isa sila ni Miggy? Tayo. Ginawa mo naman si Miggy yan, eh. Tingnan mo, nilagyan ng itlog ng maalat. Nag-sure di, oy. Hindi. Ano yun, So today. Si Miggy nandun sa taas, ano, tulog na si Miggy. Dali, check ko lang kasi baka duwag niya na yan. Dali ko ng ilaw dito kasi para in case na tumayo siya, bababa, ano, diretso doon sa amin. Yan yung kwarto ng bata, isa ng aming binata, naka, ano na yan. Meron na yan siyang, ano dyan, electric fan. So, we'll get in. Meron din kami electric fan dito. Ang lakas, di ba? Binig niyo naman. So, okay yung ano nito. Sabi niya, masayo na ito kasi maliit sa akin yung jersey ko na ito. So, yun, nakakatuwa lang. Yung kompleto pamilya yung first time namin. Naiiyak ako si Robert. Pinapangaralan niya yung anak ko as in. Kasi ngayon lang niya, nakabanding niya na medyo malaki na yung ang bata. Hindi naman na bata si Dung Dagut. Adult na. So, sobrang nakakatuwa. Yung support nila, yung ating niya kanina. Binubok namin si Dudes for passport para makabisita na rin sa aming school sa Finland. Tapos, grabe nga eh. So, yun si Robert sa baba, naririnig ko sila. Pinangangaralan niya na sabi niya, hindi ka iba sa akin. Sarap sa pakiram lang na marinig gano'n na mismo sa anak ko. Sasabihin niya na yung wala kaming ibang pangarap sa'yo, kundi yung makatapos ka lang mag-aral. Magkatapos mo mag-aral, gusto mo, bahala ka na, as in yung pangaraw ng isang ama na nakikapos. Sa lang talaga sa pakiramdam. Sobrang nakakatuwa. Talaga akong feeling. Okay, Lord. Kasi ang bait-bait ng mga anak ko na binigay niya. Binigyan niya ako ng pagmahal na asawa at kapagmahal ng pamilya. Sobrang nakakatuwa dahil first time namin na buo kami sa isang bahay na ito. Tapos yung sabihin niya kay Dudes kanina na yung tahanan na to, hindi lang to sa amin ang mama ko.
sa'yo to. Kung wala kami dito, gusto mo pumunta dito, gusto mo tumira dito, welcome ka dito anytime. Sa harap ng magulang niya, sa harap ng mami, sa harap ng ati Dolphy, sinabi niya sa anak ko, sobrang nakakataba ng puso at sobrang ramdam ko na mahal ako na asama ko, hindi lang ako kundi kundi anak ko. Parang ngayon napatunayan ko na yung sinabi niya sa akin noon na bago niya pa ako maging asawa na kung mahal kita, mas lalong mahal ko yung anak mo. Kaya yun, sobrang nagulat ko yung tatlo yun sa baba. Alam mo yun, first time namin talaga na mag-heart to heart talk na adult na yung anak ko. Kaya thank you Lord for the manifestation. Thank you so much Lord for the manifestations of your blessing para sa akin at para sa pamilya ko. The next day. Isang magandang umaga po sa inyong lahat muli dito sa amin, sa aming casa de belleza. Diyan muna ka ilalagay sa lagayan ng plato. Hindi pwede dyan, di ba? Kasi magluluto ako ng breakfast namin. Ayan yung tira. Ayan, medyo may kuryente na kami. Okay na po. Galing dito yung electrician. Medyo naayos na yung mga outlet lang na iba. Medyo hindi okay. Kailangan lang talagang ayusin namin. Ay, boom. Ito pa lang mga ano. Itong mga... Tanggalin na pala natin to, no? Yung mga wires later on. So, ayun. Nagluluto din ako ng breakfast. Ayan. Breakfast ng pangmasang Pilipino. Itlog. Hot dog. And toyo. Ayun si Kuya. Naghugas na lang si Kuya. Tagahugas namin si Kuya dito. Grabe. Ngarag na ngarag. Nanay na nanay ang duty ni Inday Karen. Ilang magluto ako eh. Ito yung aking hotdog na niluluto. Next niyan is, of course, ang aking tuyo. Meron ako ditong pusit at tuyo habang ang aking asawa ay yung dyan sa CR nagpupuspos. Si Kuya naman, ayun, si Kuya naghuhugas si Kuya doon sa labas. Kanya-kanya kami nang gawain. Si Kuya, siya naghuhugas yung isa dito. Nagkukuskus. Ano kinukuskus mo, Dad? Ha? Ano kinukuskus mo dyan? Kukuskus siya doon habang ako nagluluto. Habang si boss ay, ayun, ang aming pinakaboss. Anong kinukuskus mo? Yung pinto? Ayun, hindi niya ako marinig. Nagkukuskus siya talaga doon. So, first time namin na kakain together in one table na kabilang apat. Diba? Napaka-ano lang, napaka-fulfilling lang sa pakiramdam. Never stood up, never got in your way. Never talked back, never thought that I would change. Didn't know how to be strong. I was barely hanging on, thinking if there's a light inside, why can't I turn it on? Dito kami naglatag kasi sobrang init. Latag na this. Dito tayo kayo. Mas malamig dito sa baba kaysa doon sa taas pag ganitong tanghali. Yung mga chocolate na isang bagoan, ang atunaw ay andun, pinadala namin kay Ate Dobby para matawag mo ito, malamig yung drink sa kanila. Tapos ngayon, magdala kaming apat ngayon, hinaantay lang namin kasi ginamit pa ni Ate Dobby yung sasakyan. So, ano, pahinga muna kami dito. Oh my God. Oh. Diba, ang sarap ng pakiramdam, no? Yes. Yeah, dito muna kami. Higa-higa muna kami dito. Lamierda, total, nakabakasyon naman kami. Si Kuya. Kuya, halika dito, Kuya. Dito muna tayo. Maghiga-higa muna tayo dito doon. Kahangin, patutok sa electric fan. One tamad. Tamad ka na naman doon. Update once again. Hapo na dito sa amin, Kamelia. Pero kaming mag-anak ay aalis muna. Kukunin ko muna itong aking sombrero dito. Tapos ayan, grabe, ang init, super duper init talaga dito, pero okay lang, kahit mainit, lumalaban si Inday Karya, yung mga bata nandoon, yung aming ano, ayan, nilabas namin yung aming kama dito, ayan, magpabango lang ako, wala pa ako ligo, ay mamaya na ako maligong gabi, kaya ang langkit bago matulog, doon ako magpapa-fresh, ngayon mag, ano muna ako, mock up muna ako, and then meron ako regalo doon galing kay Team Paul. Thank you so much, Paul. I really appreciate kahit simpleng regalo. Sobrang na-appreciate ko po yun. And yan, bukas alis din kami. Magpapadabaw na po kami bukas. So thank you so much for all the love and support. Ako pong inyong Inday Karya, Thai-Finnish po. Dahil Thailander ang aking nanay at Finnish ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay.